Hey, June 16, 2021. It's exactly 12:30 in the afternoon and it's a hot day today and we could see some level of peace than yesterday in the streets of the Naga City premises. So, at least merong effect na naman yung MECQ quarantine. Sana naman po, no? But the question, the big question that people really needs to ask is that where are the due respect to the people who are gonna be inside their house as before na hindi po magkakaroon ng income generation, no? The government has to have a continuous plan on these things that really things has not quite improve than yesteryear, di ba? Nasaan po yung ating mga budget for that? Like for example kasi, if I would just think of the budget of the barangay, like last year, we already have the pandemic, no? There is a response already given aside from the SAP. Meron pa mga pamigay na bigas, etc. So what is the difference this year as last year? If we would try to check on it, normally, it should be that there must be an improvement, right? Last year would be a shocking thing because it was the first time that everybody has it in the whole world. But this year, ano man lamang po ang kinagurangan in Bicol? Ano man lang yung kinatandaan? We could see that there is no pamigay, guys, no? No assistances to the people whatsoever. Last year, I do not want to commend the service in Camarines Sur, no? I am sorry, local servants, but we could see that in other areas, sacks of rice were given to each family. It means to say that the budget, no? Example, in the area of responsibility in Cebu, in Quezon City, in the area of Ormoc, right, with Mayor Richard Gomez, they were able to afford to give not only sacks of rice for each household, no? They were really able to give vegetables, canned goods, the basic things, guys, that a normal responsible parent or a breadwinner would give to each family. But Lou, what was given in Camarines Sur, specifically in Naga City? Only rice, guys. Kung ano yung pamigay pagka may mga bagyo-bagyo, that's the only thing that households in Naga City was able to have. Tell me in other areas in the barangay where I am not, where you have received those, no? Nakakahiya naman, napakabakya, guys, na nagtitingin ako sa ganyan at naghihingi ako ng ganyan. But at the same time, accountability, guys, no? I am an accountant, an auditor, so I have that knock to check on things. And not only knock, guys, parang responsibility yun ang lagi kong tinitingnan, guys, ha? Even with our royal blood, no? Me as one, I don't care how my siblings thinks about it, but me, I always think about the obligations first, no? And then you could just enjoy the rights and privileges after that one. So yun lang po, guys. You just tell me if mali yung pamumuna natin or tama na hindi naman inaabot ng senses ng iba. Pero yung tanong lang naman natin, the only question we need to ask if there are commentators or analysts in the society, are they doing the right things, right? Because we are like trying to enlighten everyone, like in the midst of our business to do our task every day. In our field, like for me, I may be single without a kid, no? Think also of the essence of what I'm doing, right? You cannot really reach that point of analyzing this and that and checking on those things and that, even if I am not there in the city hall, the barangay hall, and whatever government offices we have, right? But merely ask yourself, no? If you cannot do what I'm doing, who's gonna do it? And what have been the impact and the good consequences of the write-ups that I did, the vlogs that I pushed,
right? Even if I did not got any single dollar out of it. Yun ang tingnan nyo, guys. Aminin man ng karamihan sa hindi, you admit it to yourselves or not. I have opened up, like me, you know, the social media activist, like also Secretary Uson now, peacefully tucked in a government office. Admit it to yourselves, guys, that somehow we have impacted your life and the way you think, right? Like, we do not just take things as they are. Like, we cannot just rely all our trust in the government seated people. Like, they could just play games on us. Like, especially they are interested with public resources, public funds, and public trust and authority and power. So they could just play games on it. And what? You just wait where you are? Like, make you wait to let resources pass you by when you are supposed to be included also. You are included, actually, in the Constitution because you are a Filipino citizen, right? Whether you are landed or not, wealthy or not, employed or not, has kids or not, married or not, etc., etc. So, aminin nyo yan, guys. Very silent kayo. And then, social media activists like me and impact analysts are the forerunners for the risk, right? We are risk takers. Imagine I have death threats left and right. And thanks be to the Lord God that He has been protecting me against these people, no? Bashing me off in the Facebook text messages. And in reality, I could really see people, you know, tagging along, etc., etc. But we don't receive badges for it, right? We don't receive medals for it. We don't even receive money out of it. That after all of these things that I have done, I still need to find food for myself, no? But thanks be to the Lord God, so far, He has not really, like, abandoned me in those things. But just imagine who you are with, you know, the salary that you receive in the government seats, and still you steal for what's for the people. Ang nakakahiya naman, no? Mahiya ka naman sa apog mo, pinalalaman mo sa mga anak mo, kinurakot mo, sinensend mo pa kung sa ang mga Oxford University, Stanford, what have you, a Swiss expensive school in the whole world, in Switzerland. Pero pera naman pala yun ng mga tao. Like, in this time of pandemic, there should have been, you know, ready food packs already, you know, for each household, for each person in the household, to be received by the people while there is a quarantine, right? Wala nang nag-asikaso, guys, no? Wala na ni isang bigas. Basta ako lang, Kamsor, this is not being ungrateful. This is just mere facts of observation, no? While in other parts of the Philippines, may mga community pantries, guys, no? People have really lifted their hands to help out, no? Not really minding if they are just health workers, if they are the frontliners or not. But really, people in the society needing help. Nagtatawa pa yung iba. Others are even insulting other people, no? That, oh, come on, broad. You've been out of job years before the pandemic. And so, it just means to say that nobody is really responding enough. That's why the Lord God said, let it be in a majority level, no? Na noon ang daming nasa office lang, no, working, and there are just few people who are asking help. Even if they have been your classmates, you would even say, oh, you're finished naman, you're a professional, how could you not get the level of financial stability that we have? We have different stories, right? Like, for me, I have been a missionary, not really to make an excuse out of it. Na pareho naman tayo, mas may naabot pang akong school. But you shouldn't be checking on those things during that time when the person is asking help. Kasi hindi naman, guys, madali mag-ask ng help. It takes humility to do that. And imagine, nasa situation na siyang ganyan. After you help, I think that's a time you could analyze things together, no? Hindi yung insultuhin mo muna yung tao, hindi mo naman nga pinakain, hindi mo pa binigyan, ng insulto ka lang.
Hindi ganun yung charity, guys. Kahit napakayaman na, sa example natin, halimbawa yung mga Marcoses, even if they have gold bars, if in times that they run out of food, extreme case scenario, guys, extreme worst case scenario, they run out of money and food. You know, if any member of them approaches you, and then you will just be, you know, ranting on, where is the gold, where is this money, where is the sha-sha-sha-sha. Are you gonna do that to someone who goes approach you all tired and sick and thirsty and so hungry? Right? You do not question any longer the name. You do not question any longer the background, the professional attainment, the educational highest educational attainment. The person is there raw in front of you asking help. So it's either you say yes or no, but do not insult any longer. Right? You inquire further after you even actually you have to feed the person first, eh. Give him something to drink. And saka ka po magbunga nga, 'di ba? Saka ka mag-enquire, ano nangyari sa'yo? Anak naman kayo ng... Kasi I have that one eh. Example ko to si Mrs. Santa Rosa, si Cha Lumen. Several times na ako dyan naglapit sa kanya during the hardest time, no? Ang daming litanya niyan, guys, yung mga hinanakit niya sa mami ko. Because they used to just rent up a room here. Actually, yung nasa front namin, ginawa nila yung parlor. We have given so much to them. If we have extra candies, extra food, we give to their kids. Ang daming anak niya ni Mrs. Lumen Santa Rosa. Security guard lang yung asawa niya. Tapos siya ay isa lamang pong beautician, no? Kung may pumasok sa parlor niya, okay. Kung wala, wala, no? Pero kami, naging mabuti kami sa kanila sa pagkakaalam ko. Pero every time po na ako niyan lalapit, parang si Mrs. Teresita Lumibao Raro din, no? Nakinalaban yung mama ko. Wala naman akong alam sa mga, kung ano man mga kinikwento nila na I do not even know if they are true or not, right? Hindi ka na niyan bibigyan, guys, no? Not even pamasahe. Ay, you will be filled up with their runs of complaints, stories that you do not know because you were still a kid. Stories about your parents na kuno mga nagawang masama na you don't even know if they are true or not. Right? These people are gonna go to hell, guys. People who approach them during the down time, I mean the lowest time of their lives. No, I know that my brother was able to also go to them. Even if me and my brother came already from Asian Institute of Management, we have really experienced so much, no, the poverty and all. We do not know why, you know, because we were not, both of us were not able to finish them, and both of us had refundable from the institute na hindi na nila binayaran, guys. Mukhang yun ang nakamali sa amin doon. Dapat kinuha namin agad-agad yun, at ginamit yun ng mga bakla na nagsisipag trabaho po sa Asian Institute of Management. Again, no offense po sa LGBT, but I am merely talking about bad experiences that I have experienced with these LGBT members, no? Because they have a lot to pay for, no? For their sex activities that cannot be obtained without money. No, alam ko po yung CFO ng Asian Institute of Management has been giving checks to some men who visits AIM. At wala na naman po nagche-check ng mga ganyan. Sa amin namang pera po yung nire-refund namin. Aba, wala na daw. Anyway, so kayong mga nanapitan po during the lowest times, hindi na po nagbigay ng insulto pa. Ang dami pong litaniya yan si Mrs. Teresita Raro. Ang dami ding litaniya yan. Mga example lang po ito ni Mrs. Lumen Santa Rosa na noon po. Dukhang-dukha naman po nung nandito sa amin. Pinagpokpok lang po muna yung anak sa Italy. At yun na yung naging puhunan nila. Ako po ay natutuwa sa kanila that they became successful, no? Pero yung mga alipusta ka sa tao during in times of need ng tao, dyan mo mamamessure kung kaano ka kawalang hiya, gaano ka ka-cheap, diba? The more kasi na nakita ko ng successful ka,
marami ka ng properties na na-obtain, naka-travel ka na, okay na yun, tuwa na ako sa'yo. Pero yung kachipan mo na nasa lowest time yung tao, aalipustain mo na, wala ka nang binigay, ininsulto mo pa, no? Parang pinamukha mo sa taong yan na andyan lang kayo, andito na kami, something like that. Na makikita mo naman sa kanya, guys, na hindi naman siya natutuwa sa buhay niya. Kasi naiwanan na ng asawa and all. Minsan mag-isa na lang din sa bahay. Isa na nga lang yung in-law niya tsaka yung mga apo niya. Pinag-aaway pa, kaya umalis. No? Isang bahay na lang yun. Okay lang kumukup ka ng isang pamilya ng anak mo. No? Nakakalungkot naman pag hindi. Ayun, nagsipaglisan po yung isang pamilyang yun. Kasi for a time, pinatulog niya rin ako doon. Pinatulog niya ako para lang maglitan niya. Yung mga ganun, guys. I do not know why at this time I have to say this story. So, sorry na lang dun sa mga anak niya. Na ako, wala naman talaga ako amiga-amigahan kami. Pero yung walang hiyain ka on your times of need, no? Tapos lilitanyahan ka ng mga problema na hindi mo naman yun alam kung totoo. At di mo naman ginawa. Diba? Parang ikaw lang yung binabalos na tinatawag sa Bicol. You will be accountable for it. That is a time that God is asking you for generosity. No? Nakakalungkot nga, sabi ko, bakit naman ganun, Lord? Kailangan ko ma-experience yung mga ganyan for you to check on people, to test on people, di ba? Kung isipin, guys, kung naging sakim talaga sila mami at daddy, marami kaming ipon. No? Mas mayaman pa kami dyan kung sino yung mayaman dyan. Masyadong mabigay yung parents ko, tsaka ako, because I focus myself to become a religious sister, especially having been exposed to the mendicant Franciscans. Pinaalis po yan sa isip namin yung mag-focus sa pera. Kasi kung nag-focus po ako sa pera, I had several projects, guys, which I could have generated income from, no? Big funds from. Hindi kasi ako focus sa pera, pero alam ko na ang dami namang mga movements ko that really had fruits, no? That really had fruits. So, yun lang, guys. Ang tanong ko ngayon sa government, you have declared MECQ for Naga City up until June 30, I think. So, good for me. I still have a little rice supply here. Basta may kanin baga tayo, guys. Medyo safe naman na tayo niyan. Gagawin ko lang yan lugaw. Medyo okay na, no? Andito lang naman ako sa loob ng bahay. What about other people, no? What about the budgets for it? No, wag naman masyadong pinaglalaruan niyo po yung mga taong bayan. No? Wag naman masyado. Magde-declare pa na ganito, may ni-release na ganyan, no? Following it up in my last night's vlog, na may dine-declare tayo publicly na ganito ganyan, pero wala naman pong pinapupuntahan. Ano yan, drawing? Is it like show business that we do publicities? Just to attract people, just to have a memory recall, marketing strategy, and what have you. You know, we are talking about people's welfare on your hands. You know, that's why it's not easy. It's really not easy to take a seat in the government if you talk about serious public service. O, tingnan nyo, yung VP office, imbis na ayuda di patarantang na walang katapusan dapat, dahil ang pandemya ay hindi pa naman tapos. Ang ginagawa ng VP office, tingnan nyo sa mga pictures na na-post natin. We photographed some pictures, no? Available naman in the internet. Maraming mga kahon, ginawang akala mo, kumpanya namin ng mga customs brokerage and customs, ano yan, forwarding business namin na maraming kahon, crates, no, na i-deliver namin kung saan-saan. Ganun po ang nangyayari sa VP office, no? Ang daming biniling mga bikes, pinamigay for campaign materials naman. Napaka-obvious po, even if you don't put there for president in 2022. Napaka-obvious po na for 2022, we do go bike for Lenny. Nakakahiya po tayo, pandemic. No? Napaka-obvious po. Whether the COMELEC would speak something about this and Ombudsman and COA and the ILG.
I, as a concerned citizen, speak for myself, no? That this is very untimely, very uncharitable. It's a great insult in this time of pandemic. Wala nang ayuda po sa mga taong binigay at planong ibigay. I do not know. Correct me if I am wrong. Tapos ganyan pa po yung mga ganaps, no? Maling-mali po para sa akin. Dapat nga inaasikaso ng gobyerno natin na makasuhan man lamang yung VP office na yan. Ang dami-daming pong katiwalian. Ang dami pong nakalodge na complaints about mga ginawa ni Mrs. Robredo sa Naga City. So, 8-8 na hindi pa po natutugunan, no? May mga murder cases. Sana po ay ma-formalize naman na maihain yan ni Mr. Luis Ortega na sila ang may alam niyan noon, no? Wala ako nandito noon sa Naga City. So, yun lang po. At sana naman po kay mga politiko na in-idolize po yung Robredo governance, way of governance. Pakipreno-preno po, no? Hindi kayo dyan umupo just to obtain properties and lands na pagmamayari ng mga citizen. Kasi yun po yung nakita nila, eh. Umupo yung mag-asawa. Hindi po kasi, pag umupo po si mayor noon, kasama po talaga si Mrs. Robredo, kahit hindi nyo yan makita. In fact, she is really involved with falsification daw of documents, as mentioned by ex-counselor Luis Ortega in some of his videos po, no? Kasi siya po yung legal, lawyer po siya. May mga ginawa daw po mga documents, hindi ko po alam yung details niyan. Pero for one, what I could see as the founder and Grace as executive director of the Association of Land and Families and Entities of the Philippines, they have acquired so much properties, guys. Ano yan? Wala naman silang sariling negosyo, ha? Pag upo po ng dalawang yan, by background check po, mga simple pong pamilya ang mga Robredo and Gerona in both parts, no? So, what they have acquired right now that they regard themselves as millionaires already really comes from public fund, no? Even the properties that they have obtained, they are unclean, no? Some of them are falsely titled, no? Some of them bought, but from the public funds, no? From the public funds po. And imagine making use of other people's land to gain trust. Example na po yung land namin, no? Ang dami na po doon. Na si Robredo po ang nagbigay nito sa amin. Iyo pa nga nga nagpalitada igdiyo, no? Hindi ko man lang sinabi na sa amin pa yung lugar na yun. So, yun po. Alam ko po na pabalik-balik po yan si Mrs. Robredo sa lupa ko, no? Pati yung mga bikers for Lenin yan. Na akala mo pagmamayari nila yung buong mundo. Na in the States, guys, grabe po ang nakikita ko sa mga videos na ang strength ng tao when it regards to their properties. Sa harapan lang ng properties nila, may magtambay-tambay. Kagaya ng mga ginagawa ng mga pesting bajolang to at mga customers nila. Ay, big no-no na po yan sa Amerika. This is a private property. You get off of my, you know, of my property. Kahit po yung front, kasi may right po dyan yung owner. Kahit pa sabihin ninyong sidewalk na yan. So, you don't, kaya nga, sidewalk nga yan. Dapat hindi yung pwedeng tambayan. Diba? Oh, yung mga ganyan po. Kaabusuhan is really about abuse of people who take seats in the government. And I think we are number one in the whole world for it, guys. It's not only about corruption of resources and money, but corruption of power and authority and trust. I would say that in the Philippines, it is number one. In other countries, guys, it's okay if they are poor, because there is really no resources for that country, that the government servants who are seated does not gorge and does not abuse anything, you know? Perhaps there are gold deposits and oil deposits somewhere that has not yet been discovered, but not corrupted, no? Not corrupted. In the whole world, I could see. Let me check pa rin, no? Let me check. Pero in my senses, I could hear that only in the Philippines that we have really abusive government servants.
So remember guys, the word for this vlog is that it's not only fraud and corruption towards money and resources of the public, but most especially corruption and fraud on the power, authority, and trust entrusted in this government servant's hands, no? Playing and toying on people's welfare and trust, which is very unjust, very uncharitable. So yun lang po yung masasabi ko po sa inyo, na nakakatawa naman na ang idol namin si ganito. Ang i-idol nyo si God, dahil siya ang ultimate good. He owns everything and everyone, the richest of all. No, yun ang gawin yung idol sa, pag, sa babae naman, si Mama Mary. Mama Mary daw, based on history, belonged to a very wealthy family, guys. But she lived a simple and humble life. She even offered her wealth to the temple when she was there, no? So, yan lang po ang aking, you know, food for your thoughts for this vlog. To whom are you idolizing your life to? Right? Kasi pag sinabi mong, ito yung gusto kong sundan, eh lahat siya katiwalian, yung mga enemies pinapapatay niya. So you mean to say you're gonna go that way? Si God yung tingnan mo, tingalain mo in your life for lifetime. Pag sa babae naman, si Mama Mary na hindi bastos, no? Very humble, very simple. Ayan, so in this MECQ, in this quarantine period that we have, we do not know up until we will raise that the pandemic has already been, you know, lowered down to its level, to its original level. How has the government, you know, continuously planned for this when, you know, especially in the local units, you know? Especially, oh, okay, let's talk about Camarines Sur. Ano man lamang po yung continuous na plan ng local units about this one. After the vaccine, what? And as for the vaccine, has everyone received them? Not yet. Oh, what about the food? Last year pa tayo namigay ng food. At saka yung isa pa yung guys ha, yung mga may 4P sana, dapat ni last priority naman sila dun sa mga additional na mga indigents na rin, no? Even if they live with car, with in a big houses, even if they were former businessmen, if they have become, you know, out of income, they are included already as indigents. So kung may 4-piece ka na, and di ba parang komportable na kayo sa 4-piece, kasi alam nyo guys, pag tinipid mo naman talaga yan, kaya nyo na eh. Wag naman yung gahaman kayo. Kami kasi yung may 4-piece, kaya kami pa rin yung may karapatan sa mga susunod na mga, you know, mga ayuda di pataranta. Wag naman ganon, guys. Naging kayong pobreng mata pobre, no? Naging kayong ganid na mga pobre. Mali. I want to correct your characters and attitudes on that one. Kahit po yung dating napakayaman, paano po kung nawalan nga? At yung pera po ng gobyerno ay galing din lang sa mga mayayaman na taxpayers. Kaya kung sino po yung may mga karapatan dyan, mauna pa nga po yung mga taxpayers, guys. No, huwag kayo masyadong mga mayayabang. No, masyado pang inaruga at binibaby yung mga squatters. Kagaya dyan nangyayari sa Kalawag dyan. Yung mga squatters dyan ay babing-baby ng kapitan, no? Konting lagnat ni Ining, meron po yung mga paambulansya. Okay lang po yan, pero pantayin nyo po ka yung inyong tratamento po, no? Saan po yung sa konstitusyon na sinasabi natin, ibibaby natin yung mga squatters, no? Na instead of discouraging people to do squatting, no? Mas lalo nyo pang iniinganyo, diba? Mas lalo nyo ini-encourage, tinatawag, minomotivate nyo pa. O di sasabihin nyo nagtatrabaho, no, sa call center, aba pare, mas okay palang squatter. Bakit mo naman nasabi pare?
ito nga, pagod na pagod ako, diba? Minsan may mga pa-sex requirement pa, yung pagiging call center. Hindi na lang call center, but call boy at call girls. Ito guys ha, inaano ko lang, ini-extreme ko lang yung example. Eh yung nang dun sa street namin, may squatter eh. May sustento kay Kap. Pag may pamigay isang saho, eh samantalang sa bahay-bahay, tag-iisang supot lang. Ayun guys, ayaw na pati magtigil ni Mrs. ng panganganak. 8 na yung anak, sige lang daw ng sige. At may suporta naman anya ni Kap. Oh, gayon. Oh, mai-encourage nyo tuloy na, tingnan nyo naman tayo, ibig sabihin pala, kahit hindi magbanat ng buto, ay okay laang. Hindi na sa kanila yung lupa. May libre pa lupa pa. May libreng pa kung ano-ano pa. Courtesy by Mami Kap. Ganun, Mami Kap-Kap. Hindi ko alam kung ano mga sex favors after that. Which is a big no-no. No? Siyempre, tutulungan po natin yung mga squirrels na yan. You know, with their immediate needs. But do not encourage. Dapat nilelekturahan nyo yung mga yan. Saan ba kayo galing? Kasi, itong lupang ito, kahit naman hindi privado, may pagdadaan na kayong proseso nito. Hindi po tama na basta na lang kayo dito titirang ganyan. Kasi may word of mouth po kasi yan, mga kap-kap. No? Konting lektura sa ating mga kap na hindi inaabot ng isip yung mga ganyan, no? Unang-una, hindi rin sa inyo yung mga lupain of your area of jurisdiction in your barangay. O bakit po may disposition kayo dyan? Na okay lang. No? Dapat hindi nyo yan ini-encourage. Isang lagnat lang ni Ining, may paambulansya. Uy! Ang ganda sana kung lahat gaganyan ni ninyo, no? Mayaman man, pobre, nag-aaral sa hindi, may negosyo sa hindi, kaibigan ni Kap o hindi, lahat pantay-pantay po yung pribilehyo. Ha? Kasi hindi po yan sa pagsaselo sa squatter, kundi pagpupunayan na bakit pa binibaby nyo ang something na abnormal, irregular, at actually illegal. No, illegal. Minsan po pati diyan sa squatters area makikita nyo isang kumpulan mga baliw po, no, mental patients. They should be placed in the mental hospital. Kaya mamaya, halimbawa, yung mga residente diyan bigla na lang may mag-a-attacking magtataga, no, with itak and bolo, which is pretty harmful to the legit citizens and residents. O example din ng NPA, o bigla na lang di mag-i-squat, o di mo man lang inusisa kung sino yan, maya-maya nagporma na pala ng ano, at in the wee hours of the morning, natulog ang mga tao, nanok sa tulog. O paano yun kung bigla yan mag-aratake sa mga residente? All those things you need to be, you know, dynamically and, you know, animately thinking about if you are serious with your jobs, government servants, no? Squatter, binibaby. So, ini-encourage, no? May precedence yung mga ganun. Mag-squatter ka na lang, anya, pasampo na yung mga anak namin. Lahat bigay ni Kap. Oo, pag may pamigay sa city, number one kami niyan. Hindi yan pwede yung mga may mga tindahan, hindi yan pwede yung may mga malalaki yung bahay. Kaming-kami lang ang pwedeng laging may mga ayuda di pataranta. Di ba mag-isip-isip po kayo, government servants? Unang-una, hindi yan sa inyo. Unang-una, kung iisipin po saraklitan ng saraklitan, no, garahamanan ng garahamanan, ang unang ang dapat na magbe-benefit sa mga tax returns, benefits ng mga ganyan, is really the taxpayers, no? Kung may sobra sa kanyo, ibigay sa mga squatters na wala naman talagang kontribusyon sa tax, no? Because there are really social works movements, social charitable institutions that should be taking care of these concerns, and the SWD for one, foundations for one, social action centers of Catholic Church, no? Etcetera, etcetera. Ang dami-dami po. So,
nagkaroon naman ng bottleneck na, no? Lahat na lang dun sa mga squatters daw. Mga alumni homecoming, ay naku sister, mag-rebo kita dumanin mga para magparatos ka mo, dali. Mga bado, mga kawatan nindo sa mga harong, mga dilata. Dahil nahihiling na si kaklase ninda, pugruto na maray. Ito na ang tabangan. Ay tamaharanap mo ng squat slums area. Taduman ngay magpapirecture. No, documentation niya, ipadara ngay duman ki valedictorian ta sa Amerika, ki Dr. Villusis. Ayo, tanganing magkapadara na naman tong ayuda di pataranta di Dolyares. Yan mga araw ka, yan makasuyao na maray. No? If everything is in place talaga guys, mayo man digdi sa wala naman sa mundong ito na talagang pobre na walang wala. Nagkakanakawan lang. Nagkakadelhensyahan lang. No? Yung mga ganyan. Sa within the batchmates, mayroong mga pobreng-pobre, ayaw tulungan. Doon anya sa slums area. Para mayroon kaming pang ano, yung mga ganun, mga pang selfish din. Ulit-ulitin ko po yung mga topic na ganito until this is solved. No? Until this is solved. I'm not talking like this just because I too needing them. But really, sometimes the wisdom of God tells me really that He makes me experience these things when unnecessarily hindi ko naman kailangan pagdaanan po ito. Pero tinulot niya na pabayaan ko, no, yung mga iniwan ng parents ko, thinking that I am gonna be, you know, be secured inside a convent. It's for me to be the one to say these things, no, for social awareness, no. Mga social works niyo dyan, Universidad de Santa Isabel, sana nakikita niyo po ito, no, that while we want to extend the hand and reach out for our Hula Baloo's reach out programs year after year, sana naman po may mga natututunan tayong behaviors ng mga pobre, no, mga mayayabang, mga pobreng would turn into mata pobres, no. Kailangan po ini-inculcate nila sa atin is the spirit of gratitude, no? The simplicity and humility that even if people are not obliged to help them, but they are being helped out of love, out of charity, so that in turn, if they themselves will be in a better state and level, they would also with no qualms and no hesitations at all and no counting of cost to help out others too. That's what we call paying it forward, sideward, and of course, not to forget, it's not also bad to pay it backward if need be. Diba? Yan po ang nakita kong isang area na napabayaan natin. We just help out the poor with their needs, bibigyan natin ng pera and all. But in the spiritual level, hindi natin marirup, no, na sana natutulungan sila na pasalamat tayo, na meron sa atin nagbigay na ganito, no, that we should be working for our needs, but there are people who, you know, dole out and share out what they have in their hands, no. The gratitude, guys, would really lead to another, would springs forth to, you know, linkages and, you know, would cascades on charity for charity, no? Na hindi siya magko-contain lang sa isang tao. Ako tinulungan ni sister, ako lang dapat yayaman, no? Meron pang mga ganun. Hindi man lang sinabi na ako naman tutulong sister kasi ako napa-asenso ng school na to, scholar, ganyan. Then I would also help, no? I would also help. In a spirit, really, of not really like just paying, but of charity and gratitude. Iba kasi yung guys yung ganun eh. Out of charity and gratitude, no? Hindi yung, kailangan ko kasing bayaran yan, kasi naging scholar ako. Iba pa rin yung, parang may hinanakit ba? No. But out of love, out of great love for God, that overflows to the neighbor or other people, no? So, ganun lang. So, the question that we need to ask the church, the charitable institutions, the Madrigal foundations and similar foundations, social action centers of each Catholic church, and of course, the government, where is the outstanding and, you know, sustainable, resilient programs that we have to give assistances to people at this time of quarantines period, no?
where are the food that we should be receiving? In other areas, in Metro Manila, there are community pantries. In Camarines Sur, I could hardly see one. Correct me if I am wrong, but I could hardly feel any community pantries. Ngayon, community pantries nga po were initiated already by, you know, individuals. Sila-sila mismo po, galing sa pera nila, sa family nila. Thanks be to the Lord God na meron pong mga na natatouch ng mga ganitong tao. Na sana naman, hindi nila pagkakitaan din, no? Kasi meron din kasi sometimes mga ganyan na pinagkakakitaan, no? Maghihingi sa foreign people, people from abroad. But, you know, like, if they receive 100, they will just shell out 20%. And the rest, they pocket around, no? Huwag naman sana pong ganun, no? Really, out of love for other people. Out of charity, no? Sige, kumuha ka dyan. Isa ka rin na pwedeng pagbigyan. Pero huwag naman yung 80% eh, pinocket mo, no? Pag didilhensya din yan, it's a big no-no too. So, yan lang po. I-remind ko lang po yung government, no, na ano po ba bilang nanay at this point, meron pa po ba mga pagkain yung mga nabigyan natin the last time ng bigas, that was last year pa, no? May mga kinakain pa po ba yung mga tao sa mga bahay-bahay? O baka naman yung mortality rate natin, sasabihin natin COVID, pero actually they are out of malnutrition already. See ya!